welcome to our Fourth Grade Press Conference. We have here Benedict Dino, Gemma Galanza, and Coach Jordan Meneses of the Free Mindfuls Masters who just won their 10th championship and a grand slam. Coach, congratulations on this victory at the Gilbert Bottom Award Grand Slam record. You're finally here. Ano masasabi mo sa team performance and run of the year? As a coach, syempre, sobrang saya namin, lalo na kami, ako, madaling kunin yung Grand Slam pero nakuha namin. Thankful sa management, sa players, at sa mga staff namin na talagang nandiyan lagi. 5:30 a.m. So, thank you talaga sa kanila. Thank you, Coach. And for Jerry, you got the championship with you, and congratulate you na first year you have the team get this championship. Ano na siguro yung mga ngayon na ito ang mga Grand Slam? Super happy, super happy talaga. Actually, ayaw ko lang maglaro kasi ang ganda-ganda naman na nilalaro nila. Pero, siyempre, ang haba ng nilaro nila this season, dalawang conference na magkasunod. So, kailangan din talaga ng tulong. So, hindi man sa point, ayan, siyempre, kumbaga sa pagiging vocal ba, ganyan sa mga teammates ko. So, sana may naitulong, ganyan. Pero, yun, super happy talaga. And nakaka-proud ang lahat kasi hindi madali yung trabaho yung ginawa nila. Wala sa delay si Tots, pero wala din ako ng mga ilang tools. So, mahirap yung trabaho yung ginawa nila. And yun yan, dinilang-lala kami dito sa Grand Slam. Thank you, Jenna. And also have our Finals MVP and our Best Center, Kyle. And Finals MVP and Best Center, anong masasabi mo sa naging performance mo and maging kayo na nabuhan ng championship? Masaya po. Masaya na siyempre nakuha namin yung championship. Ngayon, invitation na di namin nakuha last conference. Last invitation conference. And masaya rin na yung nakuha namin yung Grand Slam. Actually, hindi naman din namin, wala rin naman sa mindset namin na makuha yung Grand Slam. Importante lang sa amin na gagawin. 1 point at a time, 1 game. 1 game at a time. And happy ako. And happy kami na nakuha namin yung championship and Grand Slam pa kami. Yeah. We also have heard that once ikaw yung isa sa mga major factors here po na kumukuha ng team na ito sa music na ito. Ano ang masasabi mo sa naging teamwork niyo rin? Ayun, nakuha nito pa. Ayun, una-una, sobrang thankful lang din talaga ako sa bawat isa sa amin. Kasi hindi madali talaga yung laban kanina. Tita naman, sobrang bigitan. And sobrang slow start kami, pero nag-deliver pa rin lahat kahit sobrang pigdikan, sobrang taas na ng intensity ng game. Nakafocus pa rin talaga yung bawat isa, walang bumigay. Kasi gusto talaga namin na makuha tong game na to. And yun, sobrang grateful ako sa bawat isa sa amin na lahat talaga nag-contribute. For kaya nasa center lang, kumbaga, paano mo lang i-lead yung team mo? Kasi siyempre, na-down din kayo tapos sobrang pressure pa kung naging laro ka niya. Hanggang mo keep set digital? Nauna, yung tulungan namin ni Bossing Idol, Coach Yenby. Every rally talaga, doon siya para mag-guide sa akin. At siyempre, yung mga teammates ko, di naman din nila pinapangilang yung trabaho. Mararamdaman mo talaga at marinig mo sila na lahat sila gusto nilang humingi ng bola, lahat sila gusto pumatay ng bola. Me as a setter, trabaho ko na lang yung gagawin ko. Na bibigay ko yung pinaka maganda kong kaya bigay na sila na baka. For Gemma, ano lang yung naramdaman ko nung na-score mo yung championship mo yung nag-kompleto ng Grand Slam? Now, kumbaga, kahit late addition ka ng ibang invitational, nakatulong ka pa rin sa atin. Kinakabahan po ako. Kasi, ayun nga, okay lang yung preparation namin. Halos hindi talaga ako na trainings kasama sila. So, medyo yun yung may kaba. Pero, sabi ko lang sa isip ko, ako na to. Ako na yung ako na. Tatapusin ko na to. Para. So, parang, ano yun, pag iniisip ko yung mga ganun,
niya, ang sarap sa feeling kasi niya, sarap yung mga pressure ko natin. So, ayun, talagang ginagrab ko lang din, nirarap lang siya. Kasi doon ka rin talaga matuburo. Yun lang, medyo may kaba lang, pero lagi lang sila na nangyayosin. For kayo, bago magsimula yung reinforcement, or bago kayo tumi-enforce, bago magsimula yung reinforcement, ang mawawala sa inyo, ay sa September, sa taon sa mga rin. Nagkaroon pa kahit 40 minutes, siguro pa ang concern na kung maitatawin nyo pa yung sense na yung way yung video every year, or kung pa rin ang kanyang sa kahit ng mga bulan na sa kaya. Siyempre, buong buo pa rin yung kanyang. Tulad nga ng palaging ko rin sinasabi, advantage namin this conference ay kahit namin yung mga nawala, kami ay green line, matagal na kami magkakasama. So, walang problema kahit sinong nasa loob. Alam ng bawat isa sa amin yung role nila and gagawin namin yung role namin and yung respeto din talaga namin sa isa't isa at sa mga sacrifice and sa paghihirap ng bawat isa. Siguro yun lang din talaga yung pinanghawakan namin. Sabi kami na di naman kulang, sabi nga ni Bossing, pito lang naman naglalaro sa loob ng court. Sabi niya, sabi ni 21 eh. So yun nga, sabi nga ni Bossing, green light pa rin. We also have your Michelle Gumbago and MVP of the conference. What can you say, championship, grand slam, and MVP award? Pinaka-importante talaga yung championship kasi yun yung talagang pinaghirapan namin as a team. Everything else, talagang bonus na lang talaga yun para sa amin. Kasi sa game line, like sabi naman ni Kylie, it's really one team, one family kami. And yung goal naman namin is not really individual, pero manalo kami as a team. So yun talaga yung pinaka-goal. And super happy kasi nagawa namin ito sama-sama. And happy because Erica can also leave on a high note and leave with another win. So, I'm just ecstatic, but honestly, it's just been great playing with this team, and I think it's just a testament to how great my teammates are. So I was really lucky to come into such a talented team and such a great group of girls. But yeah, winning Best Outside Hitter, I couldn't have done it without my teammates. Kylie, best of them. Like, it's honestly just really a team effort. So overall, I'm just, like MD said, so excited that I ended up playing here. MD, you nga, ilang araw pa lang nakakalipas na nag-champion kayo na reinforcing invitation. One week. Tapos, yun nga, umpisa pa lang ng invitational, todo-todo pa rin yung laro mo. Ano lang pakiramdam na nasuklihan ng first MVP mo sa PBL and championship na rin? Super happy kasi ano, meron pa. And ginagin kay coach sa tiwala and thank you sa mga teammates ko. So, super happy na talaga and I feel so blessed. Thank you din kay Lord dahil wala talaga nangyari sa amin this season. And yun naman talaga yung pinaka-prayer namin na no injuries. Konting sakit okay lang pero ano, kaya pa. So, ano, thankful lang talaga and sobrang blessed. And you for, it's been asked for the last little one for instance in the chapter of the world. Would you think that the state title has been the hardest championship? And the most challenging championship that you've won? I think kita naman namin sa game kanina, sobrang hindi madali. Pero pinaghihirapan talaga. Lagi naman sinasabi sa amin ni coach, the games won't be easy. Lalo na lahat ang kalaban namin gusto matalo cream light. And especially sa finals and yung season nga na tuloy-tuloy. Mahirap. Pinakamahirap. Oo, kasi first time din kami naka-experience ng tuloy-tuloy na game. So hindi lang talaga siya test ng skills, pero pati yung conditioning, mindset, physical, lahat nandun talaga, pati emotional. Pero mahirap, pero kakayanin, basta sama-sama talaga. And for kanina nung pinunod na ng finals MVP, grabe yung emotions sa team. Grabe na sa group, grabe yung iyakan nila. Gano'n lang siguro ma-fulfilling the person ay para sa'yo na for all these conferences yan na maraming sinasabi ng mga tao about that center role na yun kapag may invitation at validation na yung pagkakaroon ng award and pag-meet ng pinay sa Gansi. Sabi ni si Mama,
Desma, sabi niya Desma. Nauna, sabi nga niya the FG, ang focus talaga namin this conference set ay yung mag-champion. Kasi yun naman talaga yung goal namin. And totoo nga na makakuha ng mga ganitong award, bonus lang. And sabi nga ni Bossing, Desma daw, na ako, yung mga kasama ko lang din talaga pinanghawakan. Binabalik ko lang din talaga yung tiwala na binibigay nila sa akin. I'm happy na nag-resulta. For NG, since college, success at saka yung championship has really followed you. Siguro, what has been the key siguro over the years na whether it's starting or whether it's off the bench, parang nakaka-produce na talaga for the team in, you know, which championship comes? Malakas talaga kami kay Lord. Sobra-sobra. As in, grabe yung tiwala lang din talaga. And yung tiwala lang din talaga sa teammates. I think, I've been blessed to be part of amazing teams na talagang ready to fight all the time and to also be led by coaches that give it their best then every time sa training, every time sa court. And talagang siguro yung love lang talaga namin for each other. I think na nagagawa namin every time we step into the court. I think nakikita naman din talaga ng lahat yun kung gaano namin ka-love yung ginagawa namin. And kung gaano kami ka-thankful na nandito kami sa posisyon na to. And kung gaano namin ka-love din maglaro, playing with each other. For the Erica, back-to-back, who's your championships for you in your first broken year? I guess, what does this mean for you, you know, such a pretty year to you already achieved, you know, a lot? I'm excited, but like I said, just lucky and blessed to come into a program that has known such success and just kind of be able to do my job to help with these last two championships. So yeah, I think I just really lucked out with my first pro stint, having such a great team that has known championships. They know what it takes to win and work hard every day. So I was really able to kind of look to them for that inspiration, even on the hard days, just know that they're pushing themselves and they're competing to win championships every day. So that's something that I can take into the rest of my career, is just working hard, pushing myself even on days that I'm tired, days that I might not necessarily want to wake up early and go to practice. Just kind of have them be inspiring. I'm so I guess Coach Sean, for this season talaga medyo itong both 2024 season cup ng conference talaga ang daming nagdaan. So just your thoughts for the cup, ano yung natutunan niyo with the game plan na talaga mo nga lang ang daming pinagdaan doon na po ngayon relax niyo ngayon? Number one yung natutunan namin siguro ready palagi, yun yung natutunan namin dito. Pagod, palaging pagod. So, ready palagi. Bigay 100% dun sa support. Yun yung number one talaga natutunan namin dun na kahit sinig kalaban, magre-ready kami, magtutulungan. So, hopefully, dumami pa yung panalo namin at tulungan dun sa support. Sige, MGSO, you were just going to repeat the question. Just your thoughts on that. In a season filled with adversity, that's what it came like when you got the Grand Slam. I guess, what does this say about the team? It says that the team just really trusts each other. And tiwala rin kami talaga kay Coach. Kung anong sinabi ni Coach, kung anong rotation, anong pasok namin, kung sino nasa loob, sino maglalaro. Talagang buong tiwala namin kay Coach at buong tiwala namin sa isa't isa na kaya namin iangat yung bawat isa. Anytime na may nahihirapan, anytime na may mag-struggle, I think yun talaga yung pinaka-lesson sa amin na kaya namin, we can cover for each other and we've got each other's backs. And yung tiwala namin sa isa't isa na basta talaga magtutulungan kami, we really work hard as a team and umpisa talaga sa practice. So always practice and train hard. Thank you. Na laban niya. Malaking bagay lang siguro yung experience ng team na ilang championships talaga. Obviously, kayo yung medyo favorite.
coming to this game, how big of a help in your experience going to this type of matchups? I think lahat naman din talaga, kahit yung kalaban namin, super experienced na rin talaga sila in their own right. And siguro with Dreamline, nandun yung experience, pero nandun din talaga yung tiyaga. Hindi bumigay all throughout the game. We were down 2-1. Hindi nawalan ng hiwala, hindi nawalan ng pag-asa, and talagang nagtulungan lang talaga. So, nandun yung experience, pero kailangan pa rin talagang pagtrabahuhan. I think the experience will just help you calm your nerves. Pero sa game kanina, para lahat tayo pinakabahan pare-pareho. Pero andun talaga yung puso. And andun naman din talaga yung puso talaga na sa lahat ng pinagdaanan namin na hirap this whole season, I think doon talaga nabuo yung puso ng Dreamline and yung puso talaga ng bawat isa. And you had to sit out and watch lang din sa reinforce the snailmate of muscles and duration. Can you talk about yung experience ng na ayun na, kailangan mo lang yung game, and then, ayun, you still came with sa 10th championship. Masasabi ko lang po na ganun kalapit talaga sila kalab. Siyempre, alam po, yun niya, alam po ganun sila kapagod sa dalawang magkasunod na season. So, kumbaga sabi ko siya, ako na lang may bala. Kasi ako may mahabang pahinga. So, ako rin naman yung may chance din makapaglaro. So, bibigay ko na rin naman yung larong to para sa kanila, syempre, para po. For Coach and Jero, bilang siguro talaga sa Lopez, sir, we can play with something like that. Nung sumali po sa Greenline, or nung nag-unotrimen ng 27 ni EU, nakita niyo po ba ito yung dalawang na kayo yung magiging isang team na pinakatuloyan sa TBL, maraming championships? Diba nasa expectation niyo po ba the first time you joined Greenline na mangyayari lahat? Siyempre, kasi yung nag-start yung Dreamline talaga, supportive na talaga yung management. So, number one talaga is management. Makikita mo na magka-success talaga yung team. So, sobrang supportive nila. Support sa financial ng mga players. So, sobrang supportive nila. Makikita namin talaga magka-success yung Dreamline. Because number one naman talaga is management. Ano din, siguro yung sistema din, kasi hindi siya nabago. Kumbaga nadagdagan pa nga na dumating sa akin si Coach. And, tsaka, antagal na ako magkakasama. So, I think yun yung isang factor din kung bakit kami nakakuha ng championship. Yung gel ng isang team. Kaya, madaming championship na kumana. Yeah.